Magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting channel. Narinig mo na ba ang misteryo sa likod ng Area 51? Kung hindi pa, para sa iyo ang video na to. Pero bago ang lahat, pakisubscribe ng aking channel at pakipindot ang notification bell para updated po lagi tayo sa ating pang mga susunod na mga video. Ano nga bang misteryo mayroon sa likod ng Area 51? Sabay-sabay nating panoorin sa video na to. Ano nga bang mayroon sa likod ng Area 51? Dahil di umano sa isang footage na kumakalat sa social media kung saan makikita ang alien na tila ini-interview ng isang tao na buhay na namang muli ang misteryosong nakakuble sa lugar ng Area 51 Air Force Facility sa Nevada, USA na pinaniniwala ang puta di umano ng mga kakaibang nilalang. Sa loob ng ilang dekada sa paningin ng lahat ng nakakaalam, ang Area 51 ay punong-puno ng conspirational theories tungkol sa aliens, galaxies at universes. Tinatago lamang di umano ng US government ang lahat ng mga ito sa mga tao, pero ang totoo, mga alien daw di umano ang nagpapalakad sa nasabing lugar. Ganun pa man, sa kabila ng mga usap-usapang ito ay wala pa rin napatutunayan kahit isa. Sa gitna ng isang disyerto, matatagpuan mo ang bungad ng Area 51. Protektado ang gate nito ng mga papasabog, nakakatakot na babala at kung ano-ano pang bitag para sa magtatangkang pumasok sa lugar na ito. Sa una ay akalain mong walang tao sa loob, pero ang totoo, lahat sila ay nakamasid sa iyo. Sa dami ng proteksyon nito para hindi mapasok, magtataka ka kung bakit grabe ang ginagawa nilang pagbabantay dito. Ano nga bang mayroon sa loob? Ang bansang Amerika ang may pinakamaraming report na sightings ng unidentified flying object at abductions o pangingidnap di umano ng mga alien sa mga tao doon. Ang ilan pa sa kanila ay naglalahad ng mga kakaibang kwento na ipinapalabas pa sa telebisyon. Mayroon pang mga kwento na inaanakan sila di umano ng mga alien bago sila ibalik sa mundo. At ang iba naman ay tinataniman di umano ng microchip sa utak upang makontrol na sila ng mga nasabing alien. Maaaring totoo nga ang mga kwento tungkol sa likod ng Area 51, maaari ring hindi. Ganun pa man, kung hindi man tungkol sa aliens ang mga tinatrabaho ng mga tao roon, panigurado namang ginagawa nila ito para sa ikabubuti ng bawat tao sa mundo. Habang patuloy naman na pinagtatalunan kung totoo nga ba ang mga alien o mga nilalang sa ibang planeta, ang isang grupo di umano ng mga rider sa Davao City ay sinasabing may nahulikam na pinaniniwala ang UFO o unidentified flying object.
kamakailan lang ay pinag-uusapan ng mga netizens ang mga pahayag ng dating pinuno ng Israel Space Agency tungkol sa umano'y palihim na naging pag-ugnayan sa mga gobyerno ng Amerika at Israel ang mga nasabing alien. Minsan na rin naitampok sa Kapusumod, Jessica Soho, ang isang lugar sa Quezon na sinasabing pahingahan di umano ng mga UFO. Katunayan, ilang beses na raw na may nakitang UFO sa nasabing lugar. At nitong nakaraang Marso lang, isang grupo ng mga rider na nagpapahinga di umano sa isang overlooking na lugar ang sinasabing may nahagip sa larawan at video na pinaniniwalaan na UFO. Pero UFO nga ba ito o refleksyon lang ng mga ilaw? Kinumpirma naman ng Amerika na totoo nga ang UFO at nakakasalamuhan nila di umano ang mga ito sa Area 51. At mismong si dating Pangulong Obama ay nagpapatunay na totoo nga di umano ang mga nasabing UFO. Si Obama ay isa sa mga taong nagsasabi na ang mga UFO ay totoo nga. Ayon sa kanya, siya ay hindi nagbibiro. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo yung aking video, please subscribe lang sa aking munting channel, Tito Nobs Vlog, at huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para po updated lagi tayo sa atin pang mga susunod na mga videos. Magandang araw sa ating lahat.